Makabayang araw! Masaya ako na makita kang muli. Batang Pilipino, batang matalino, batang may respeto, handang matuto. Ako si Teacher Shao, ang patuloy na magiging gabay mo sa iyong paglalakbay. So worry no more! Halina! Sasamahan kita upang pagyamanin ang iyong kaalaman para sa learning na laging wow! Dahil dito sa DepEd TV, learning is always fun! Ito ang Aral Fun! Sa ating nakaraang episode, pinag-usapan natin ang hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Ngayong araw, ating pag-uusapan ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiya nito. Kaya naman, siguraduhin na handa mo na ang self-learning module, ballpen at papel. Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan! Sa pagkakataon ito, tayo muna ay magbalik-aral. Lagyan ng check ang mga pahayag na tumutukoy sa lawak at teritoryo ng Pilipinas at X ang hindi. Ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Hilagang Amerika. Ang tamang sagot, X. Dahil ang Pilipinas ay bahagi ng kontinente ng Asya. Ang Pilipinas ay isang kapuluan. Ito ay napapalibutan ng iba't ibang anyong tubig. Ang tamang sagot, check! Ang Pilipinas ay malapit sa kalupaan ng China at ito ay matatagpuan sa gawing hilagang kanluran ng bansa. Ang tamang sagot, check! Matatagpuan ang dagat Celebes sa timog na bahagi ng Pilipinas. Ang tamang sagot, check! Kabilang sa teritoryo ng Pilipinas ay ang kanyang kalupaan, katubigan, at himpapawarin. Ang tamang sagot, check! Ano ang heograpiya? Ayon kay Dr. Harry Barnes, ang heograpiya ang nagbibigay ng sariling katangian sa mga bansa at nagdudulot ng iba't ibang kapaligiran. Ito ay pag-aaral ng katangiang pisikal ng mga lugar, klima, lokasyon, hugis, lawak, anyong lupa, anyong tubig, tanim, hayop, mineral, at iba pa, at ang paraan ng paggamit at pagtingin ng tao sa kanyang kapaligiran. Malaki ang ginagampanan ng heograpiya sa pamumuhay ng mga tao sa isang lugar. Maaaring matukoy ang hanap buhay nila batay sa lugar na kanilang kinabibilangan. Pagsasaka ang pangunahing gawain sa mga nakatira sa kapatagan at pangingisda naman sa mga nakatira malapit sa mga baybaying dagat. Ito rin ang humuhubog sa patuloy na pag-unlad ng kabuhayan at paglinang ng mga kultura ng mga tao. Bakit mahalaga ang lokasyon ng Pilipinas? Ang lokasyon ng Pilipinas ay maganda at estratehikong daanan ng mga sasakyang pandagat at mga panghimpapawid. Kaya't naging sentro ito ng kalakalan sa Pasipiko at Asya. Ang Pilipinas ay matatagpuan sa pagitan ng mga karagatang Pasipiko at Indian at sa pagitan pa rin ng Australia at kalakhang bahagi ng Asya. Ang ganitong lokasyon ay nasa mga daan ng international sa paglalakbay at komersyo. Dahil dito, maraming taga-iba't ibang bansa ang nakarating sa Pilipinas. Ang mga sinaunang Pilipino ay sanay na sanay makipag-ugnayan sa mga dayuhan. Ugnayan ito ay patuloy hanggang sa ngayon. Ang Pilipinas bilang isang bansang insular.
Mahalaga sa Pilipinas ang pagiging insular na bansa nito dahil nakapagbibigay ito ng kapakinabangan, akmang-akma ang mga baybayin dagat sa pagtatayo ng mga tanggulang pambansa. Nakapagtatayo ng maraming daungan na nagsisilbing daanan ng mga sasakyang pandagat na nagdadala ng mga pasahero at mga kalakal mula sa loob at labas ng bansa. Sa mga dagat ding nakapalibot sa bansa, nakukuha ng mga yamang dagat na nakatutulong sa kabuhayan ng mga mamamayan. Nagsisilbi ring pang-akit sa mga turista ang kagandahan ng dagat at baybayin nito. Maganda ang epekto sa pamumuhay ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng maraming mga pulo na nagsisilbing daungan ng mga sasakyang pandagat. Malawak ang ating tubig pangistaan. Marami rin tayo mga magagandang baybayin na dinarayo ng mga turista at mga Pilipino. Ang lokasyon ay ang kinalalagyan ng isang bagay. Ang heograpiya ay tawag ng pag-aaral o paglalarawan ng anyo ng isang lugar at ng pamumuhay rito. Ang maritime o insular ay tumutukoy sa mga katubigang nakapaligid sa isang bansa. Dahil sa pagiging kapuluan ng bansang Pilipinas, asahan na ito ay napapalibutan ng mga dagat at karagatan. Ang bansang Pilipinas ay isang maritime o insular. Ang Pilipinas bilang kapuluan. Natatangi ang heograpiya ng ating bansa. Ito ay isang kapuluan o archipelago. Binubuo ng 7,641 na malalaki at maliliit na pulo. Ang pulo ay isang anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Ang Pilipinas ay isang pahabang kapuluan o archipelago. Itinuturing ito na isa sa mga bansang may pinakamahabang baybayin sa buong daigdig dahil sa mga katubigang nakapaligid dito. Makikita sa gawing silangan ng bansa ang karagatang Pasipiko. Nasa gawing hilaga ang Bashi Channel. At sa kanluran naman, ang dagat kanluran ng Pilipinas. Ang dagat Celebes naman ay nasa gawing timog ng bansa. Ang pulo ng Yami ay ang pinakadulong pulo ng bansa sa gawing hilaga. Ang pulo ng Salawag ay ang pinakadulong pulo sa gawing timog ng bansa. Ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng 11 bansa. Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, at Pilipinas. Ang klima sa rehiyong ito ay tropikal, sapagkat matatagpuan ito malapit sa Ecuador. Ang maiinom na klima na ito ay may panahon ng tag-init at tag-ulan. Ito ang nagbibigay sa rehiyon ng masaganang likas na yaman. It's time for Hulang Basic, filled with letters. Punan ang wasong titik ang mga patlang upang mabuo ang tamang sagot. Tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng mga lugar, klima, lokasyon, hugis, lawak, anyong lupa, at iba pa. Ang tamang sagot ay heograpiya. Nangangahulugan ng kinaroroonan o kinalalagyan ng mga lugar sa daigdig. Ang tamang sagot ay lokasyon. Tumutukoy ito sa pangkat o lupon ng mga pulo. Ang tamang sagot ay kapuluan. Ito ang pangunahing gawain ng mga nakatira sa kapatagan.
Ang tamang sagot ay pagsasaka. Lagyan ng check ang bilang na pangungusap na nagsasaad ng tama at X sa bilang na nagsasaad ng mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang maritime o insular ay tumutukoy sa mga katubigang nakapaligid sa isang bansa. Ang heograpiya ay ang kinalalagyan ng isang bagay. Ang bansang Pilipinas ay isang maritime o insular. Ang Bashi Channel naman ay nasa gawing timog ng bansa. Ang pulo naman ng Salawag ang pinakadulong pulo sa gawing timog ng bansa. Alamin na natin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot, check! Para sa pangalawang bilang, ang tamang sagot, X. Ang lokasyon ay ang kinalalagyan ng isang bagay. Para sa pangatlong bilang, ang tamang sagot, check! Para sa pang-apat na bilang, ang tamang sagot, X. Ang Bashi Channel naman ay nasa gawing hilaga ng bansa. Para sa panglimang bilang, ang tamang sagot, check! Ang Pilipinas ay isang tropikal at insular na bansa. Dahil dito, biniyayaan tayo ng Diyos na mga magagandang isla at baybayin. Isa na rito ang Boracay. Ang Boracay ay ang pinakatanyag na baybayin sa Pilipinas na dinarayon ng mga turista. Ang pinakamagandang katangian nito ay ang malakristal na kulay ng tubig at mapuputing buhangin. Masasabi natin na ang Pilipinas ay mayaman sa kagandahan ng kapaligiran. Kung ikaw ay magiging turista rito, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga mo sa kagandahan ng kalikasan? Oras na para sa aral pan gawaing pantahanan. Bilang bansang maritime o insular, bukod sa Boracay, ano pang mga baybayin at isla ang kilala sa Pilipinas ang gusto mong mapuntahan? Isulat ito sa iyong papel. Hanggang dito na lang muna tayo. At dito man tayo titigil, hindi pa rin magpapapigil. Muli, ako si Teacher Shao. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ikay patuloy na husay. Dahil mag-aral is fun sa aral pan. Paalam!